suspect ka? Suspect ka? Ako pakialam niya sa suspect niyo. Bakit? Ba't hindi ba pumuni? Ha? Astig ka eh. Ano sinabi mo? Aarestuhin mo ako? Nakaabot sa akin yun ah. Nagtakbo ako. Ikaw na ihil sa saluwal mo eh. No, ikaw matatalo, hindi kami. Hindi natatalo ang bitag. Mahigit 3 linggo nang nakalipas nang humantong sa matensyong komprontasyon ang pag-aharap ng bitag at ni Captain Jesus Cabigting ng Criminal Investigation and Detection Division. Ito'y matapos bumulilyaso ang entrapment operation laban kay Cabigting nang arestohin ito ang asset na mag-aabot sana ng 20,000 pesos marked money na hinihingi ni Cabigting kapalit ang pagbaba ng kasong carnapping sa anti-fencing. Matapos naming may palabas, nanawagan ang bitag sa iba pang biktima ni Cabigting. Ilan sa mga ito ang tumugon. Isa na dito si Milagros De Leon na nagsadya sa Bitag Action Center upang ilapit ang kanyang kaso laban kay Cabigting. Anong naging problema mo kay Cabigting at paano ka naging biktima? Isa sa mga naging biktima ni Cabigting? Entrapment daw. Entrapment? Yeah. Paano naging entrapment? Nag-usap kami ng dinimanda namin sa Ponciana Restaurant for settlement. For settlement? Yeah, pagdating doon, hinuli kami. Ang sumunod ay si Criselda Anquilio. Harassment at extortion ang reklamo nito kay Cabigting. May lumapit sa kanyang dating employer namin na nawawalan daw ng pera. Aminin nyo na, sabi ganun. Kasi walang ibang suspect, kundi kayo lang. Yun lang sabi niya. Inamin namin dahil sa takot, kahit hindi kami. Sabi ganun, papatayin daw kami pag hindi kami umamin. Tito, nakumbinse ang bitag na kalkalin na isa-isa ang iba pang kaso nitong si Captain Cabigting. Alas 6 ng Desyembre, tumungo ang bitag sa National Police Commission Central Office upang umpisahan ang aming investigasyon. Nakaharap ng bitag si Attorney Jacinto Cabus, ang Director ng Inspection, Monitoring and Investigation Service ng NAPOLCOM. Ito ay nangyayari dahil sa salaysay ng isang resurrection pavilion. Ano? Ginulpi siya ng PO3 Alvarez, may isang army personnel, yung Christmas era. Pinunot ang baril at pinalo rin siya sa ulo. Nag-complain din si Alvarez laban kay pavilion. Siguro, ang sinabi niya, siguro siya rin ang naagrabyado. Noon, nagalit si Cabigting. Siya siguro ang present commander dito, kung PCP ito. Nagalit, inutusan yung dalawang Iran boys doon sa istasyon nito. Inutusan na gulpihin. Pahubarin at gulpihin. Kinasuhan dito si Al Cabigting yung pag-utos sa kanya, si Senior Inspector Cabigting, yung pag-utos sa Iran boys na gulpihin siya. Pero isang kaso dito na ang complainant ay si Ismail Abbas, ang kinaso sa kanya ay maltreatment of prisoners. At ang in-endorse natin ito sa NAPOLCOM NCR noong September 11, 2000. Agad, tinungo ng bitag ang tanggapan ng NAPOLCOM NCR upang makita namin ang sinasabing record sa kaso ni Cabigting na maltreatment of prisoner. Dito, ipinaliwanag sa bitag ni Attorney Emilio Salumbides at Attorney Lorenzo Garcia, ang legal division ng NAPOLCOM NCR, ang tungkol sa aming bakay. The positions did and there willfully, unlawfully, and feloniously conspired to kidnap, complainant, and bring him to unknown place, blindfolded. Thereafter, respondents beat and bucks complainant on the head, strangled his throat, slapped the lips, and forced him to admit that he's involved in a series of bombings. Suspect ito sa bombings in Metro Manila last December 31, 2000 to the prejudice and damage of hearing complainant. So ito na yung complaint. So it's kasi matagal na eh. We have no choice but to act on the motion to dismiss on the ground of failure of the complaining witness, no, to appear. Dumiretso rin ang bitag sa Internal Affairs Service ng Philippine National Police sa Camp Crame. Nagbakasakali ang bitag na muli kaming makakuha ng record ng mga reklamo laban kay Captain Cabigting. Hindi nga kami nagkamali. Case of Cabigting involves a matter of illegal arrest filed by Manao against Cabigting and company. The case has already been terminated and the same has been submitted to the CPNP
for disposition and implementation. So okay, actually the case has been submitted to the GPRP since July maybe or May. That can be the existing of many cases involving extortion. Nadiskubri ng bitag na santambak ang mga kasong nakasampa laban kay Captain Kabigting. Kumbinsido ang bitag na hindi ito dapat mapabilang sa haray ng mga pulis na tamad, abusado, barumbado at ayaw magpadisiplina o pulis taba na kailangan lang isailalim sa training. Bagkus, karapat dapat itong sibakin sa kanyang pwesto nang tuluyan ang matuldukan ang mga illegal niyang gawain. Hanggat may mga opisyalis na kumukonsente at ginagawang sagradong baka itong si Kapitan, hindi rin titigil ang bitag sa pagkakalkal ng mga baho ni Captain Kabigting. Abangan!